Good morning mga karab! Welcome sa ating show, The Real Talk, Raw na Raw. At ngayon, ang tanawin natin ngayon, ang guest natin ngayon ay isa siyang aircon technician. Hindi na natin patatagalin, i-welcome natin si Frank Kreis. Hello po. Hi Frank, kamusta? Welcome sa aming show. mabuti at napaunlakan mo kami sa para interviewin ka. Pwede mo bang maisalaysay or masasabi mo dito sa amin ang karanasan mo sa yung naranasan mo sa pagkabata mo. Yung gaya ng pamumuhay, saan ka nanggaling? Opo. Bali ako galing po kami dati po nung bata po ako, galing po kami ng noon po kami nakatira sa Baras Rizal. Doon po sa Calabarzon Region. 2006 nung pumunta po kami dito sa Cagayan de Oro at doon po nagsimula yung journey namin dito sa Cagayan. Noong una kasi ang pagkakaalam namin dito sa basta maririnig ng mga Tagalog yung Mindanao, yung lugar ng Mindanao, akala nila laging gera, araw-araw gera. Kaya kami mga magkakapatid, takot kami noon. Pag kung ano kaya mangyayari sa buhay namin kung dito mapupunta kami dito sa Mindanao. Lalo na dito sa Cagayan, Cagayan de Oro. Pero wala kaming magawa noon kasi taga dito yung yung papa ko taga Taguluan. Kaya kung saan yung papa ko, doon din kami. Pero nung time na yon, nakapag-decide yung papa ko na yung parang bakasyon lang dito sa Cagayan kasi wala naman kaming dito, wala na kaming matitirhan, wala kaming hanap buhay dito kasi yung tinitira namin, umuupa lang kami doon sa Rizal. Kaya ang ginawa ng papa ko, nagdesisyon siya agad-agad, dura-urada, na ibenta lahat ng gamit namin kung ano yung mabebenta para dalin dito yung yung pera na na galing doon sa mga gamit namin na binenta. Tapos, yun na, hanggang sa natapos lahat yun, nabenta lahat, hanggang sa nakapunta kami dito sa Cagayan. Nung una, doon po kami tumira sa bahay ng tita ko, doon sa Kauswagan, sa May San Nicolas, at buhay pa po yung yung asawa ng tita ko, bali kapatid ng papa ko. Mahirap po ang buhay namin doon kasi yung point na walang trabaho yung papa ko at mama ko. Parang yung sa palamunin lang kami doon. Kaya kung ano yung utos ng tita ko, ano yung desisyon nila, susundin namin. Para kaming nakatali yung liig namin. Na kung ano yung sasabihin nila, kung ano yung iutos sa amin, sunuran kami. Kaya wala kami, hindi kami makapag-desisyon ng amin kasi lahat dadaan sa tita ko, lahat dadaan doon sa asawa ng tita ko. Lalo yung asawa ng tita ko kasi may yung bata-bata pa sila ng papa ko, meron na silang parang alitan. Kaya nung time na yun na doon kami tumira for the meantime, doon sa bahay nila, parang iba yung turing nila sa amin. Yung tita ko okay naman siya pero wala kaming magawa sa tuwing sa panahon na nagiging sunod-sunuran siya sa asawa niya. Kasi asawa niya yun hindi namin siya maano. Kailangan niya sundin kung ano yung gusto. Hindi namin siya pwedeng pangunahan. Kaya nangyari nun, merong yun nga, tumubo na yung alitan ng papa ko tsaka yung asawa ng tita ko. Anong nangyari nun, nag-decide kami na mangupahan na lang. Tumulong din yung tita ko, tinulungan niya kami maghanap ng maupahan. Kaya doon kami nakahanap doon sa Bayabas, sa Zone 5, doon kami tumira. Tapos, nung tuloy na humiwalay kami sa tirahan ng tita ko, doon na nagsimula yung yung journey namin dito sa Cagayan. Na kami lang na hindi na kasama yung hindi na kami connected sa tita ko. Yung parang iniisipin mo kahit sa murang edad mo pa lang, iisipin mo yung anong magiging buhay mo. Wala kayong trabaho. Maliit pa kayo, bata ka pa, di ka pa pwedeng makapagtrabaho. Yung namulat na kami sa hirap nung bata pa kami. Kasi kitang-kita namin yun kahit pagkain, kahit bigas wala sa amin. Kahit ulam, wala. Yung buhay namin doon sa Bayabas, dito sa Cagayan, grabe, mahirap talaga kasi
ultimo yung pagkain namin, binibigyan na lang kami ng ano namin, ng kapitbahay. So, paano kayo nakasurvive na paglipat nyo ng bahay? Paano kayo nakasurvive para makakain kayo sa pang-araw-araw nyo? Bali, dumating po yung point na wala na po, simot na po kami. Kahit po gamit, yung mga gamit namin, galing sa tita ko yung lahat, mga plato, galing lahat yun, kaldero, lahat ng gamit namin sa bahay, galing sa tita ko. Meron pa kaming contact nun sa tita ko, tsaka yun dun sa anak ng tita ko, yung sa cousin ko, first cousin ko. May time na, nung bago pa lang kami namupahan, binibigyan nila kami ng panggastos, ng pera. So, sinusuportahan pa kayo? Sinusuportahan pa kami, pero nung time na nagmatigas na rin yung asawa ng tita ko, dun na nakat. Doon na nakat po yung pagsustento ng tita ko sa amin, kasi hindi pa naman namin kaya na maipagano noon, makipagsapalaran noon sa dito sa Cagayan. Kasi yung papa ko nagbaano pa rin, yung nag-a-adjust pa rin sa lugar. Kasi taga niya nawala dito. Ilang taon din siya nawala dito sa Cagayan, kaya wala kaming magawa hanggang doon sa nakat na yung sustento ng tita ko sa amin. Doon po bali wala na kaming makain, pero doon po dumating yung time na kahit ano lang, kahit yung bigas lang namin, wala na. Kahit yung isang takal lang ng bigas, dulutuin ng mama ko yun. Tapos hati-hatiin na lang namin yun. Hanggang sa nalaman lahat yun ng ng kapitbahay. Balik naman ng kapitbahay namin, sila yung nagbibigay sa amin ng pagkain. Sila yung nagbibigay sa amin ng ulam, nagbibigay sa amin ng bigas para meron kaming makain, kasi kitang-kita nila yung hirap namin. Nalaman din nila yung karanasan namin doon sa Manila hanggang dito sa Cagayan. Bakit napadpad kami dito sa Cagayan? Tsaka yung time po, hindi ko po malimutan yung time na wala po kaming pera. Kailangan po namin pera, kasi yung time na yon, doon po rin nagsimula yung lagi nakakasakit yung mama ko. Lagi siya sinusumpong ng hika, kasi nagkaroon siya ng TB sa buto. TB of the bone. Yung time na yon, libre pala yung gamot sa barangay, kaya salamat kami kasi libre yung libre siya, nagamot siya at nawala yung TB sa niya buto. Kasi doon yung time na nag-adjust yung katawan ng mama ko, kasi meron siyang bali sa likod yung mama ko. Meron siyang bali sa likod, kaya naka-acquire siya ng sakit na TB sa buto. Dahil doon sa bali niya sa likod, bali complication yun siya. Tapos doon din mas humirap pa. Akala ko yun na yung pinakamahirap, pero mas humirap pa yung buhay namin nung time na nagkasakit yung kapatid ko. Yung pangalawang panganay sa amin, mga lalaki. Nagkasakit siya noon, bali convulsion. Hindi namin alam kung ano yung dadatnan namin doon, kung mabubuhay pa ba yung kapatid ko o hindi na, kasi nakita ko talaga sa mata ko yung tumitirik na yung mata niya. Tapos wala kaming magawa, kasi wala kaming pera, wala kami kahit na pagkain, wala kaming maibili. Kaya dumating yung panahon na habang nagkukumbulsyon yung kapatid ko, yung panganay ko, yung kapatid, dumating yung kapitbahay namin, yung asawa nung nabibigay sa amin ng ulam. Dumating siya kasi natisigawan na yung mga kapitbahay namin, kasi kinakailangan namin ng tulong, kaya dumating siya. Pagdating niya, umanap siya agad ng jeep para isakay yung kapatid ko dalhin sa ospital. Doon pagdala sa ospital, expectation mo na bakit, paano ko isasakay ng sasakyan tong kapatid ko, wala kaming pera, wala kaming pambayad, pag-transportation. Pero ibang klase yun kasi yung parang sinakay namin yung kapatid namin, na hindi naningil yung jeep ng kapalit, hindi naningil ng bayad. Pagka sakay ng kapatid namin doon, hinatid niya sa ospital, wala, hindi siya naningil, umalis siya agad. Wala siya siningil kahit piso. Kaya doon, hanggang sa natapos yung tragedy na yun sa buhay namin. Akala ko yun na rin yung pinakalas na mangyayari, pero hindi pa pala, kasi patuloy pa rin yung paghihirap namin, hanggang sa dumating yung point na nag-aaway-aaway kami magkapatid.
dahil lang sa ano, dahil sa lang sa ulam, away-away kami kasi yung matanda naming kapatid, yung panganay naming magkapatid, maliit lang yung ano niya, yung ano niya, yung part niya sa ulam. Kasi ati-ati namin, maliit lang yung hati, yung ano, yung kanya. Yung ano, yung pinaka-bunso naming kapatid, yun yung malaki, kaya yun yung pinag-aawayan namin. Sobrang hirap ng buhay. Tsaka, iba talaga yung buhay namin dito sa Cagayan. Hindi siya, ano, biro po. Tinutulungan kayo ng kapitbahay niyo sa pamamagitan ng pagbigay ng mga pagkain. Aside from that, ano pa ang parang way para masuportahan niyo ang yung pamumuhay niyo pa yung pang-araw-araw niyo na kakainin? Yung tinitirahan niyo, sabi mo, para pang malapit siya sa dagat. Opo. So hindi ba kayo na nakapag-isip na para bang manghuhuli ng isda o para pambinta? O anong ginagawa niyo para mabuhay lang kayo? Masustentuhan niyo yung pagkain niyo? Bali, nung panahon na yun, kasi kaming lahat, hindi kami marunong lumangoy. Time na yun. Kasi doon sa tinitira namin sa Barasisal, malayo sa dagat. Kumpara dito sa ano sa Cagayan, pag pumunta ka doon sa dulo, makikita mo na yung dagat. Kaya yun yung time na sinabihan kami ng kapitbahay namin, sinabihan niya kami na kung wala kaming makain, pwede kaming buli ng isda, manguli ng mga limango. Hindi namin alam, kasi wala kaming alam. Akala namin yung mga lamang dagat doon na sa mga malalalim na part ng dagat. Hindi namin alam na kahit doon sa ilalim ng bato, mga mababaw na part ng dagat, meron pa lang mga lamang dagat din doon, natulad ng mga limango, mga octopus. Yun yung mga inuhuli namin kasi masarap yun pag ano, ginigisa. Doon kami kumuha din ng ano, ng ano namin, para pagkain namin, para makasurvive kami sa darating pang mga araw. Kasi ginagawa namin noon, pag nakahuli kami ng isda, limango, sinesegregate namin yun. Nibilangin namin yun lahat. Tapos pagkatapos namin bilangin yun, i-segregate namin yung ano, yung mga sizes nila. Tapos pagkatapos namin i-segregate yun, tsaka namin nilinisin. Individual namin yung lulutuin. Tapos itatabi namin yung iba para yun yung uulamin namin pagka kinabukasan, para makasurvive kami sa kahirapan. At the same time, pagka sayo sa buntag, manghuli kami ng ano, ng mga lamang dagat. Tapos pagka mga alas 8, papasok na rin kami sa ano, eskwela. Kagabi, pag-uwi na naman namin paghapon, alas 5, kasi alas 5 ano, uwian namin noon. Manghuli na naman kami ng ano, lamang dagat, para yung naging routine namin, para may makain kami, para makasurvive kami. Kasi walang-wala talaga eh. Sa mga ano namin, sa mga tito-tita namin dito, mga kapatid ng papa ko, wala, di mo maaasahan kasi parang tinakwil nila yung papa ko eh. Kasi sa sobrang inggit nila, kasi yung totoong nangyari nun, nung sa kapanahonan ng papa ko, sa kanilang magkakapatid, siya lang yung iba ang papa. Bali, sa kanilang magkakapatid, siya yung bali, pinag-iinitan ng mga kapatid niya, ng mga tito at tita ko. Kasi hindi siya pure na kapatid eh. Kapatid lang siya sa ng tito at tita ko, sa mama. Ibali-iba yung papa niya. Kasi yung papa ko, yung papa niya, yung bali yung lolo ko, ano siya, ang stockholder siya sa ano, sa Coca-Cola. Hindi siya, bali yung tita ko kasi, ay tita, yung lola ko po, ang trabaho niya po kasi, laki rin sila sa hirap, ang hirap din ng buhay, bali yung ginagawa niya, makikipag-relasyon siya sa ano, sa mga ma-influensyang tao, para lang mabigyan siya ng pera at masustain ang iyan. Para lang mabuhay. Ang ano niya, para mabuhay din yung mga anak niya. Kasi marami siya mga anak. Marami rin yung mga tita ko, mga kapatid, yung papa ko. Dahil sa inggit, yun, kaya sa panahon na ano, naghihirap kami doon sa dito sa Cagayan, kung nalaman ng mga tito at tita ko na naghihirap kami, wala talaga kahit isa, wala tumulong talaga. Kaya sariling sikap talaga kami para mabuhay, para makasurvive sa ano namin, pang-araw-araw namin, mga gastusin. Pinakamasakit pa na part nun,
Yung nag-aaral ka pero kahit piso, kahit baon, wala. Nag-aaral ka nga pero kahit pangbayad sa matrikula, pangbayad dun sa mga bayarin niyo sa eskwelahan, wala, mga project, wala, assignment, wala. Kaya, yun yung ano, yun yung pinakamasakit na part sa ano, bilang isang estudyante, bilang isang bata, kasi yung point na gusto mo magtrabaho pero hindi ka pa qualified para magtrabaho kasi bata ka pa. Doon din namulat yung ano namin, doon din kami namulat na hindi lahat ng bagay easy to get, hindi lahat ng bagay pwede mong dali-dali lang, ura-urada, makukuha mo na. Hindi lahat ng bagay nakukuha natin. Doon na kami na-learn kami doon, noong time na yon sa paghihirap namin. Kaya hanggang sa nakasurvive kami, yun na nga, nakasurvive kami sa pang-araw-araw namin, hanggang sa nakagraduate kami. Siyempre, pag-graduate namin, proud kami kasi kahit mahirap yung buhay namin, hindi naman kami mayaman, pero yun pa rin, nangyari pa rin yung makagraduate kami. Nakapagtapos din kami ng elementary hanggang sa high school. Yung sa pagdating nyo ng high school, ano ang para bang katulad ba rin ng pamumuhay, katulad pa ba rin ng dati, or nag level up na? Bali, nung high school na po kami, kasi ako po noon, nung yung nakatira doon po kami tumira sa Bayabas, ano pa po ako noong elementary. Nung pag high school po, na meron na pong trabaho yung papa ko yung time na yon. May trabaho siya, security guard sa isang kumpanya din. Yun na, bali akala ko na naman yung time na yon makakaahon na kami sa hirap. Yung high school na kami, pero hindi pa pala eh, kasi mahirap yung ano, nangungupahan kayo. Yung sweldo ng papa ko, ano lang, kulang pa rin kahit sa pang-upa ng bahay namin, kasi maraming bayarin, meron pang tubig, meron pang kurente. Tapos meron pang gastusin yung mga kapatid ko kasi graduating sila ng high school. Tapos ako na pinakabata, siyempre second to the last ako, high school, marami kaming activities, marami kaming ano, kasi ako iba ko nung ano, high school. Nung elementary, na-train ako na maging achiever sa eskwelahan. Sa eskwelahan namin. Nung nakatira pa kami doon sa Rizal, achiever talaga ako. Doon ako, gusto ko yung ano, yung paborito ko yung lagi akong sumasali sa mga academic na mga ano, activities, sa mga sports, yung ganun. Tapos hanggang sa high school, dala-dala ko pa rin yung ano na yun, yung parang na-habit muna na sumali ng mga activity. Sa ano na, hindi mo ba, sabi mo, mahilig kang mag-join ng mga activities sa school. Hindi ba hindi mo ba naisip na hindi ka karapat-dapat doon kasi wala kang panggasto kung anong pangangailangan? May iba naman kasi kailangan ng pambayad yung iba. Hindi ka ba nag-atubili na, hindi ako kailangan mag-join dyan kasi wala akong pambayad? Para bang minaliit mo yung sarili mo, hindi mo naisip yun? Bali, nung una po, nagdalawang isip po ako sumali sa mga activities kasi kailangan ng pera. Lalo na dun sa mga sports, kasi kailangan mo ng pera. Ang kaya ginagawa ko nun, sumasali ako sa basketball, nag-shooting kami. Yung baon ko na 5 pesos, pinupusta ko yun sa shooting. Noong time na pinakauna kong pusta na 5 pesos, nag-multiply yun kasi di ko akalain na makakashoot pala ako ng bola sa basketball ring. Hanggang sa hindi lang rin yung basketball yung sinalihan ko para ma-sustain yung mga panggastos ko sa pag-aaral ko, kundi yung tawag dito, yung sugal. Sumali rin ako na sugal. Yung huhulaan mo kung nakakulob ba o nakatihaya ba yung pera na nasa kamay ng kalaban mo. Hindi ko kalain na mananalo pala ako sa mga ganong mga sugal. Kaya yun yung naging way ko para makasurvive ako. Pagka mauubos yung pera ko, hindi ko sinisimot yung pera ko nga na igastusin ko lahat. Bali, ang ginagawa ko noon, nagtitira ako ng pinakapuhunan ko, yun na naman ulit yung iro-rolling ko, ito sugal ko. Pag nanalo,
May pambayad, may pambayad na ako. Pag hindi ako manalo, ang gagawin ko, kakabit ako ng jeep. Kaya, hindi kaya, mag-ano ko, mag-sideline ako, mag-undok. Mm. Yung ganun. Yung ganung mga paraan para masustain lang yung pag-aaral ko. Saka nakapagbigay pa ako kahit konti sa mama ko sa panahon na wala kami ano, wala kaming pagkain, wala kaming ulam. Mm. Meron din ako nabibigay sa kanila kahit sa ganung ano paraan. Kailan nahinto yung parang paghihirap mo na parang guminhawa yung buhay niyo magpamilya? Bali, hindi po siya agad-agad eh. Kasi nung high school po ako, hindi po diretso agad na nawala yung hirap namin sa buhay. Kasi yun pa po yung pinakasimula ng ano namin, ang paghihirap namin dito. Akala ko yun na yung ano, yun na yung pinakalas, pero hindi pa pala, yun pa po pala yung pinakasimula. Nagtapos lang po siya nung time na natagpuan namin yung mga sarili namin. Kasi yung time na yon, kasi parang ano kami, parang blanco kami. Yung point na blanco yung mga pag-iisip namin kasi hindi namin alam po anong gagawin namin sa sobrang hirap na pinagdaanan. Parang naliligaw kayo parang na. Parang naliligaw po kami. Yun po. Kaya po ang ginawa po namin nun, wala po, sariling sikap lang po. Tapos nung dumating yung time na yung papa ko, kahit sa sobrang ano niya, sa sobrang yung sa term na Bisaya, bugoy-bugoy. Mm. Kasi yung papa ko bakas basagulero yun nung kapanahonan niya. Lahat ng kwento niya puro basagulo, puro away ganun, kasi karatista yung papa ko eh. Ah. Kaya laging mainit yung ulo. Hindi siya siga-siga, yun yung bubugbugin niya. Gusto hindi siya magpapatalo, gusto niya siya lagi yung panalo, siya laging bida. Kaya ang ginawa namin nung time na yon, hindi kami makapaniwala sa nangyari sa buhay namin. Hindi ko alam. Nung time na yon, hindi ko alam kung sino ang punot dulo. Bakit galing kami sa hirap, bigla kaming dinala doon sa ano niya, doon sa ano niya, ang tawag dito, doon sa ministry niya. Mm. O, doon po natagpuan namin yung time na nung 2007, April, pag-decide po yung papa ko kasi nakita niya yung kababata niya doon sa ano, doon sa camp. Mm. Alagar. Malapasan. Nakita po niya yung kababata niya doon. Nung lagi niya binubugbog dati, nung mga bata pa sila, nakita sila doon. Hindi nila ano, unexpected, kasi po yung papa ko, pupunta kami doon para manghingi kami ng ulam doon sa tita ko. Nanghihingi kami ng ulam doon sa kapatid ng ano, asawa ng tito ko. Kasi meron silang karinderya doon sa loob ng kampo, kaya nanghihingi kami ng ulam. Pagka nakahingi kami ng ulam, dadali namin yun sa bahay namin. Yun din yung ulamin namin. At least, kahit papano, paminsan-minsan, nakakaulam po kami ng ano, masasarap. Kasi masarap din magluto yung ano, yung tita ko doon eh. Kaya doon po, nakita po sila, hanggang sa in-invite po siya nung kababata niya na magsimba doon sa simbahan nila sa Patag. Nung una po, kasi ako witness po talaga ako doon sa pag-uusap nila, hindi po ako makapaniwala na papayag yung papa ko. Kasi sa kondisyon ng pag-uugali ng papa ko, iba talaga eh. Hindi mo talaga ma-expect na madadala talaga siya sa ano, pag-serve kay Lord. Kaya doon nag-desisyon po yung papa ko na mag-simba. Kasi Sunday, ura-urada, nagsimba kami. Ang ano namin, ang aga namin sa simbahan, siguro mga 6:30, nandun na kami, naglalakad na kami papuntang simbahan. Tapos, nung nagsimba po kami, doon na po nagsimula yung ano namin, yung journey namin kay Lord. Hanggang sa nakapag-decide po kami na magsimba na. Hindi na po kami ini-invite, kundi yung sariling desisyon na po namin yung mag-serve kay Lord. Doon na po nag-start yung ano namin, yung journey namin na maahon kami sa kahirapan. Pero bago yung sa college na nabanggit mo kanina, sa college time mo na yung nag-apply ka ng trabaho, okay, yung nakapagtrabaho ka, yung nagkasakit ka, yung parang hindi ka na, sinabi ng doktor na hindi ka na makapagtrabaho, Nandun na kayo, nag-serve na kayo, hindi pa? Nag-serve na po kami. Ah, okay. So, sa time na yun na, kasi nag-serve na kayo sa Panginoon, sa time na dumating yung
yung nagtrabaho ka na, na yung nawalan ka ng parang pag-asa, o paano mo na-handle yun? Bali, kasi ako po, at the age of 10 po, nung 10 years old po ako, doon po ako namulat kung ano yung purpose natin dito sa mundo, kung bakit nabubuhay tayo. Doon ako namulat. Kala ko hanggang doon lang kami sa kahirapan. Hindi ko alam na meron palang mas malaki pa sa paghihirap, mas masigit pa siya kaysa sa paghihirap namin. Yun yung Panginoon natin, kaya doon ako namulat, no. Yung time po na namulat ako sa Panginoon, doon din po nag-start yung desire ko na yung buhay ko hindi siya para sayangin ko lang. Hindi gagamitin ko siya para pag-serve kay Lord. Kaya kahit po doon sa time na dumaan din ako ng pagka-rebelde sa pamilya namin. Paano mo na-handle yung time na nagkaroon ng problema na naman sa trabaho mo? Bali, po, yung time na nagtrabaho, at the age of 17 po, nagtrabaho po ako bilang security guard. Partner po kami ng papa ko. Kasi, gusto ko mapagtapos yung kapatid ko. Kaya ako po yung bali nagsakripisyo. Hindi alam ng kapatid ko, ako po yung nagsakripisyo para po. Yung responsibilidad niya bilang mas panganay sa akin, bali ako yung sumalo po sa amin. Hanggang sa, ayun po, nakapagtrabaho po ako at the age of 17. Pag edad ko po ng 18, lumipat po ako ng trabaho doon sa isang amusement. Pagtrabaho ko po doon sa amusement, doon po nagsimula yung pagiging rebelde ko sa amin. Kasi ang hirap po yung nagtatrabaho ka po pero yung sweldo mo hindi napapas sa kamay mo. Bali, natatanggap mo lang yung sweldo mo, lilipad lang ulit sa kamay mo kasi nakalaan na eh. Parang in and out lang. Yung ganun po. Yung nagtatrabaho ka pero yung sweldo mo hindi ikaw na kinabang. Hindi na po ikaw na ikinabang. Kaya siyempre bilang isang bilang isang binata, gusto ko rin po yung naranasan ng ibang binata po na nakakapagpasyal, nakakabili ng gusto ko nila. Siyempre ako nangangarap din po ako ng ganun, yung ganung buhay na hindi na po puro kahirapan. Kaya po doon po ako na na-impluensyahan po ako ng barkada ko kasi yung barkada ko addict yun. Doon po niya yung hinapa. Papunta doon sa bahay niya. Sabi niya sa akin, marami na akong nayaya na kapareha sa iyo ng religion. Kaya hindi ka nag-iisa. Kasi marami na kayo. Katulad mo, nagisimba sila pero ngayon hindi na kasi doon, ganun din yung problema nila parehas din sa'yo. Kaya doon po, bali, na-deceive ako noon, yung time na yun. Yun po yung pagkakataon na nadala ka sa sinasabi niya. Kaya yun, nangyari na, na-involve ako doon sa drugs. Doon po kami gumagamit. Doon po sa natitirhan niya. Doon kami gumagamit. Kada araw, gumagamit kami. Walang araw hindi kami gagamit kasi iba yung katawan natin pag dependent na sa ganong gamot. Kasi hahanapin na yun ang katawan natin. Kaya doon po, naging addict po ako noon, yung time na yun, the age of 18, rebelde po ako sa mama ko. Kasi pero yung kahit ako, hindi po ako yung rebelde na palasagot. Ako po yung rebelde na mahinhin. Bali, ang ginawa ko po para makapag-rebelde sa pamilya ko, sa mama at papa ko, pag sumusweldo ako, di ko na binibigay. Kahit kitang-kita ko na yung paghihirap ng mama at papa ko na walang pambayad sa pang-upa, wala kaming pambayad sa kurente at tubig, hindi ko na iniisip yun. Bali, blanco na yung utak ko, manhid na ako dahil doon sa tinitake ko na gamot. Kaya po, doon po, akala ko yun na, magpapatuloy na yung kaligayahan ko dahil sa ganung buhay. Kasi doon din nag-start yung pupunta kami sa mga bar. Tapos nakatake kami ng drugs, pupunta kami sa bar, magiinuman kami doon ng mga kaibigan ko, mga barkada ko. Pupunta kami doon sa yung mga ganong lugar. Kaya kada gabi pag-uwi ko, lagi akong lasing, kada sweldo lagi po nauubos kasi
iba talaga yung ano, iba talaga yung meron pong ano, meron pong bisyo. Doon po nauubos na ko, minawaldas yung pera ko. Kung ano yung gusto kong bilhin, binibili ko. Dumating ako sa point na yun na naging rebelde ako sa pamilya namin. Pero kahit ganun ako ka-rebelde, hindi po ako yung ano, hindi po ako sumasagot sa ano ko, sa mama at papa ko. Hindi ko po sinasagot kasi hindi ko po matiis yung mama at papa ko. Kahit ganun, nagrebelde ako sa kanila. Hindi naman po ganun katigas yung puso ko na hindi rin ako nabibigay sa kanila. Pero meron po akong mga sideline doon sa trabaho ko na mga illegal para yung extra income ko doon, yun yung binibigay ko sa pamilya ko, sa mama at papa ko, para kahit papaano makasustain din ako sa kanila. Kahit nagrebelde ako, yung sweldo ko hindi ko na nabibigay. Kasi yung mama ko, hindi na po niya hinahanap yung sweldo ko Hindi po siya yung klase ng mama na pag-uwi ko, sweldo mo. O yung sweldo mo, saan mo nilalagay? Marami tayong bayan. Hindi po ganyan yung mama ko. Bali, tahimik lang po yung mama ko. Yan doon po nagsimula yung ano ko, yung para nakukonsensya na po ako sa mga pangyayari. Kasi wala naman po kasalanan yung mama at papa ko para ganunin ko. Bakit? Doon na tumubo yung ano, yung tanong sa isip ko. Bakit po ginagawa to? Para saan? Asan na yung dating ako? Asan na yung puso ko na gustong mag-serve kay Lord? Asan na yun? Bali, hinanap ko po yung sarili ko nung time na yun. Pero kahit po ganun yung mga pumapasok sa isip ko, patuloy pa rin akong gumagamit ng mga ano, ng illegal na mga gamot. Lagi po. Hindi ko po kasi matiis, di ako makagamit. Kasi ang ginagawa namin, pagka tuwing gabi, gagamit kami, hindi kami tutulog. Dahil ano, kaya di ka po kasi makakaranas ng ano, ng antok pagka gumagamit ka ng ganun. Kahit nga yung ano, yung mga inumin, mga ano, longnik, hindi ka po malalasing pag iinumin mo yun Ginagawa ko ng tubig yun Ito yung gagamit ako hindi ako nalalasing Kaya, umating yung time na nandun ako hanggang habang natatrabaho ako doon sa amusement, sa mall, nawala po yung epekto ng ano, ng tinitikong ano, drugs. Doon po, hindi ko po alam kung ano yung takot po ako, hindi ko po alam kung ano yung mangyayari sa akin kasi parang nanginginig ako na meron akong nakikita na hindi mo po ma-explain kung ano yung mapipil mo. Kasi, pero na-aware na ako noong time na yun, before akong gumamit, sinabihan ako ng kasama ko na nang matrada ko na bago ka gumamit, dapat kumakain ka muna para hindi ka mag-hallucinate. Matigas po yung ulo ko. Gusto ko po yung ano talaga, yung sabog talaga. Kaya ang ginawa ko, gumamit ako nang walang hindi busog. Gutom ako nang gumamit na yun. Kaya yung time na nawala yung ano, yung epekto ng drug sa akin, doon po nag-hallucinate ako. Pero akala ko doon hanggang doon na lang ako. Akala ko yun na yung ending. Pero hindi pa natapos po yung ano, yung mga ano na yun, yung journey ko na yun sa pagiging isang drug addict. Kaya ang nangyari sa akin noon, nag-apply hanggang na-end po yung kontrata ko noon kasi yung markada ko, nung time nagagamit po sana kami nung gabi na yon, hindi po namin akalain na nandun po pala yung asawa niya. Kaya ang nangyari noon, nag-ano po yung asawa niya, nag-iskandalo. This oras na po ng gabi yon Mga 2 a.m. Kaya ang ginawa namin, natakot kami nung kasama ko kasi tatlo kami. Natakot kami. Pagkatapos nun, natakot kami, takbuhan kami papalayo kasi sabi niya, tatawag daw siya ng police, papahuli daw kami. Kaya yun yung naging end ng yung pagkasama namin ng kaibigan ko. Kaya kinabukasan, pagbalik namin sa trabaho ko, yun po, hindi na po siya pumasok. Doon po, parang nawalan po rin, na rin po ako ng gana kasi wala na ako katimbang sa trabaho. Kasi iba po talaga yung meron ka ng kaibigan, meron ka nang naging kaibigan. Yung meron kayong bonding. Pero ibang klase yung bonding po namin. Kaya nawalan po ako ng gana magtrabaho. Hanggang sa nag-resign ako, nag-file ako ng resignation, tapos lumipat ako ng trabaho. Doon ko po nalaman na meron na po pala akong nararamdaman. May diferensya na hindi ko po alam na kung saan ko nakuha yung sakit na yun. Kaya pagkatapos po nun, nag-apply po ako. Nung nalaman ko na meron akong ganun kondisyon,
grabe talaga, iba po talaga yung ano, yung parang nahulog yung ano, yung mundo. Mm. Yung mundo mo, kasi hindi mo alam kung makapagtrabaho ka pa, hindi mo alam kung meron pa tatanggap sa iyo. Mm. Kasi lahat ng ina-applyan mo, i-ano kanila, i-re-reject kanila. Mm. So takot ako kasi ako bilang ano, bilang isang tao, bilang isang ako, takot po ako ng ano, nung rejection. Hindi po ako sanay na ma-reject. Mm-mm. Kaya po na depressed po ako nung time na yon, kung bakit nangyari sa akin yun sa dami ng tao sa buong mundo, ako pa rin, ako pa yung ano, bakit ako pa, ano ba yung purpose ko, hanggang sa dumating yung time na ang haba na kasakaya ko ng jeep galing dun sa ano, sa isang clinic kung saan ako nagpa-medical nung time na yun, pa-laboratory, parang tutulo yung luha ko na hindi ko mapigilan na tutulo ba o hindi. Ano ba yung mapipil ko, yung masasaktan ba ako o ano ba, hindi ko ma-explain. Kaya ang ginawa ko noon, pinigilan ko lang yung luha ko kasi nahihiya ko, meron makakita sa akin, umiiyak ako. Pagdating ko ng bahay, doon ko sinabihan agad yung mama ko na meron akong naramdaman. Meron akong sakit. Kaya yung mama ko, iba yung napili niya nung nalaman niya na meron akong ganung kondisyon, kasi hindi rin niya alam na gumagamit din po ako ng drugs noong time na yon. Kaya nung nalaman po nila na gumagamit ako nung time na yon, parang hindi lang po ako yung na-depressed, kundi pati sila nadamay rin sa depression ko. Kaya po, yun po, pagka nung nalaman po nila na ganun na yung kondisyon, wala na po sila magawa kasi nangyari na yun. Kaya sinabi ko sa kanila, kung nagtanong sila sa akin kung bakit ko ginawa yun, anong mga ano ko, rason ko. Kasi sinabi ko rin sa kanila yung mga rason ko, yung mga reason ko, bakit ginawa ko yun, bakit nag-rebuild ako sa kanila, kung hindi nila nalalaman. Kasi iba yung ano nila eh, iba yung yung iniisip nila sa akin, kasi parang hindi daw ako nag-rebuild eh. Kasi wala akong ano. Kasi ang alam nila, mabait ka. Opo, alam ko. Kaya po kahit po ganun, kahit po ganun yung mga pangyayari sa buhay ko, doon ko po na-realize na ano, na hindi po pala doon mag-e-end yung ano ko, yung mundo ko. Hindi po gusto ni Lord na mag-end yung mundo ko sa mga ganung bagay, sa mga, lalo na sa drugs. Kaya yung time na yon, naisip ko po na hindi po yun kagustuhan ni Lord para sa buhay ko, kundi yun yung pinili kong destination na maging ganun ako, kasi katigasan ng ulo ko. Pero kahit papaano, kahit ganun yung nangyari, mabait pa rin si Lord, kasi tinuwid din niya yung mga pagkakamali ko. Doon ko po na-realize yung buhay ko hindi po talaga para sa mga ganung bagay. Bali, yung pong nangyari sa akin sa health condition ko, yun po yung end na ma-cut po, ma-stop po yung mga ano, illegal na ginagawa ko. So ano na naranasan mo yun lahat. So ano na si Frank ngayon in present life mo? Ito po, ako po. Bali, hindi na po ako yung ano, yung dating Frank na matigas yung ulo, hindi na po yung dating Frank na suwail. Hindi po ako yun. Hindi na po ako yung dating Frank na gumagamit ng ano, ng mga illegal na droga. Iba na po ako ngayon. Bali, kung gaano po ako ka rebelde dati, ganun din po ako ngayon. Ganun din po ako kabait ngayon. Bali, hindi na po ako yung dating rebelde na Frank. Ayun po, nagsiserve po ako sa ano namin, kay Lord. Nag-iba na yung parang ano mo sa buhay, pananaw. Yes po. Bali, nag-iba na po yung ano ko, yung pananaw ko sa buhay kumpara po nung dati. Na lahat po ng bagay na pinagdaanan ko, hindi ko po ginawang yung bagay na bibihag sa akin para hindi ko ano, para maging ano ko, maging ano tawag doon, yung may tali ako doon sa mga pagkakamali ko dati. Hindi, ginagawa ko yung lakas, iniisip ko ginagawa ko yung lakas para makapagpatuloy ako pag-serve kay Lord, na i-correct lahat ng mga pagkakamali ko. Kasi nasa isip ko, simula nung nangyari sa akin yun sa buhay ko yun, babawi ako kay Lord. Hindi ko sasayangin yung buhay ko na mag-e-end ako dito sa mga ganitong bagay.
Bali. Hanggang sa nakapag-asawa ka, okay. Ngayon, wala nang ibang, wala na talaga. Nabago na talaga yung lahat. Opo. Yung, parang yung old life mo, parang nabao na sa lupa. Iba na si Frank ngayon. Opo. Ano ang encouragement mo para sa kanila? Ganun po, yung po, kagaya po nung ano, yung sinabi ko kanina, hindi po talaga maganda yung magpapaalipin tayo sa barkada natin. Kasi yung mga barkada natin, meron talaga mga tao na sasabay din dun sa kahirapan natin. Dapat ano lang tayo, positive lang tayo. Huwag tayong padadala sa kung ano yung pipil natin, kung ano yung kahirapan at pinagdadaanan natin. Kung mahimo, mag-serve lang kita kay Lord. Dili ta mag-overthink na ang yung buhay natin walang purpose. Lagi nating iisipin na hindi dapat natin ilaan doon sa mga bagay na walang kwenta. Kundi yung buhay natin gamitin natin doon para pag-serve kay Lord, kasi yun yung purpose natin bilang isang tao dito. Kaya sa lahat po ng kagaya ko na dumaranas din ng mga paghihirap, dumaranas ng kahirapan sa financial, o kahit dumaranas din sa mga paghihirap ko dati katulad ng mga drugs o ano pa, wag po tayong mawalan ng pag-asa. Kasi habang nandito po tayo, habang nabubuhay po tayo, meron pa pong pag-asa, lalo na po kay Lord. Malaki po yung pag-asa natin. Kaya yun lang po. Okay, maraming salamat Frank no sa pagpa-unlock mo dito sa amin. Talagang masasabi ko na mahirap mailagay yung sarili ko para sa iyo. Sa lahat ng dinaanan mo hanggang sa nagkaroon na ng bisyo, parang hindi ko ma-imagine na kung ako ang nasa tapakanan mo, siguro hindi ko makakaya yun. Pero ikaw, believe ako sa iyo dahil nakakaya mo yun lahat. At ito yung parang small talk namin para sa iyo. Maraming salamat. Simple lang yan pero makatulong din sa iyo sa pag magagamit mo yan. At dito nagtatapos ang ating Real Talk. Please subscribe, follow, like and share Pinoy Rob at YouTube channel. Once again, huwag kayong magsawang pagkilikin ang The Real Talk, Raw na Raw. Bye.